Yan, baligas, ito yung LED natin na gagamitin. Mas maganda yung kulay blue. Yan. Dito yung positive at saka dito yung negative. Yan. Bali, ginawa ko to ulit kasi maraming nagtatanong kasi di naman malinaw yung ginawa natin nauna na video. Pero umabot naman ng 1.5K ang ano natin, 1.1 ba? Yan. Ulitin natin dito, tsaka mas malinaw, mas maklaro. Ito yung negative. Yan. Yan. Tapos lagay natin ang resistor. Yan. 560 ohms, 2 watt, 3 watt, or yan, pwede na. Dito natin ilagay sa negative. Ako, alaglag pa. Yan. Le, ganun. Tsaka itong diode natin na in klaro 404. Ito natin ilagay. Yan, mali, nakunik na natin. Yan na. Klarong-klaro ba guys? Ayan. So sa mga nagtatanong kung pwede bang i-replace nito, kung meron bang i-replace, para sa akin is recommended talaga to, itong gagamitin mo kasi yung 560 ohms is sapat na para hindi ito masusunog. Yung iba na gumagaya na nasusunog, baka mali po yung pagkalagay nyo ng natin sa diagram natin. So ito na, pwede nyo nang gayahin. Siguro kung 510 ohms, baka pwede, pero hindi ko naman nasubukan. Pero para sa akin, ito na lang talaga. At saka mayroon akong ibibigay mamaya na ibang diagram na pwede nyo rin kumbaga another idea na rin na i-upload ko sa aking next vlog natin. So ito na yung
lead light indicator natin na pwede natin ipanglagay sa mga amplifier or sa ating mga speakers. Bali yung signal niya. Kumbaga kung saan yung mas malakas na frequency is dun siya sasabay. Sasabay siya sa bass, middle at saka yung treble natin pag saan siya nakalagay, kung saan yung mas mataas. Ayan guys. Kasi maraming nagtatanong sa ating channel, maraming na nag-PM sa atin kung mas maklaro daw. Kasi yung dati, yung unang upload ko di maklaro ito. Kitang-kita nyo naman mga ka-DIY tsaka mga subscriber ko. Yan, maraming salamat. Tsaka try natin kung isasaksak na natin kung okay ba talaga ating ginawa. Dito yung positive sa speaker at saka dito yung sa negative. Bale, yung nagtatanong na may kaibahan ba, mayroon bang mangyayari sa ating amplifier, mag-iba ba yung music natin? Wala naman guys, totally walang mangyayari. Kumbaga wala itong mangyayari na damage sa inyong amplifier. Bali, indicator lang ito. So shoutout ako sa mga subscriber natin ulit. Ayan, sa ating mga supporters. Sige guys, check na natin. Ayan guys, bali nakonnect ko na yung wire niya. Galing sa ano, sa amplifier natin. Ayan. Bali, nag-series lang ako sa speaker natin. Ito yung speaker natin na gagamitin. Tsaka dito ko nilalagay. Ayan, bali series lang. Kasi ano to eh. Signal indicator natin. Ayan. Tsaka dito, yan, may nagawa na ako. Ito yung mga nilagay ko. Soundcheck natin. On natin yung amplifier natin. Ayan. So, bali, nag-unang yung relay natin. Tingnan natin yung ginawa natin na lead light indicator natin. Yan, bali sumabay siya sa yan, bali sumabay siya sa bass. Yan. Sa mga nagtatanong po kung pwede bang maraming lead ang gagamitin natin, ayan, para sa akin is recommended ko bali dalawa. So kung dadamihan mo, di ko pa naman na-try talaga kung marami, kung okay lang ba siya, kung wala bang magbabago. Kasi sa circuit natin is recommended is isa lang. Kasi pang ano na natin eh, lead light indicator lang natin kumbaga. Yan, maraming salamat guys. So, abangan nyo next vlog ko. May ibang circuit na ko i-upload. At saka, sana nalinawan yung iba nagtatanong. Saka yung nagsabi na nasusunog daw yung ginawa niya sa Tuchayo Lodge. Saka patingin na lang Lodge, balik nitong ginagawa ko kung tama po ba ang pagka-connect mo sa mga ano, mga paa or sa mga parts na nilagay mo, kung tama ba. Ayan. So, bali itong ginagawa ko, itested ko na to, matagal ko na itong ginagamit, ayan. Bali yung mga amplifier ko, kasi paggagawa tayo ng speaker protect, kasi sa speaker protect is kumpleto na eh. Mayroon na siyang clipping,
tsaka signal indicator, ayan, tsaka sa protect niya. Bali, yun, gastos talaga. Bibili tayo ng board, bibili tayo ng ano. Ito, kumbaga pang madalian lang, ayan. Tsaka, guys, itong ginagawa ko is pwede itong ilagay mo sa speaker natin. Tulad ng mid-high natin dyan. Ito, dito. Yan, bali, pwede mong ilagay dito. Yan. And guys, maraming salamat po sa ating supporters at sumabay-bay sa ating channel. At guys, humingi ako ng support nyo. Balik ulit. Ayan, paki-subscribe ng ating YouTube channel, Junwin's DIY Mix Vlog. Paki-hit ng notification bell para ma-update ka sa ating mga bagong gawa na mga upload ng video. Maraming salamat guys. Thank you very much.